May sintomas ka ba ng COVID-19? Tumawag sa Pasig City COVID-19 Operation Center at ito po ang numero ha, 86430000 or 0961-582-5019. Uulitin po natin ang numero po na kailangan yung tawagan kapag may na-experience po kayong sintomas sa inyo pong mga sarili kung nararamdaman nyo po na wala na nga po kayong panlasa. Tumawag lamang po kayo sa 86430000 o kaya naman sa 0961-582-5019. What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel and for our today's video, narito nga po muli ang pinakabagong balita dito po sa Pasig City. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos i-click mo na rin ang bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang ma-notified sa mga latest videos ko. So ayun nga guys, as you can see, ako po ay nakasuot ngayon ng Kerr TV merchandise. So ito yung, are you a certified TVnatics? So kung certified TVnatics ka po, mag-avail ka na po nitong aking merchandise. So ito po ay nagkakahalaga lamang ng 249 pesos. So kung gusto nyo nga pong umorder, ay pwede kayong mag-message sa aking Facebook page via Kerr TV o kaya naman mag-message po kayo sa aking YouTube channel. Okay? So ngayon nga ay pag-uusapan natin yung pinost ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account na may kinalaman po sa mga sintomas po ng COVID-19. So dahil nga po sa dumalaki, lumulobo po yung ating mga COVID cases dito po sa Pasig City, yung iba kasi nating mga Pasigenyo is hindi kasi nila alam yung sintomas eh. Yung sintomas na akala nila porkit healthy, parang okay na sa kanila. So yung iba kasi parang dahil sa paglabas-labas nila sa kanilang mga bahay, so kasi hindi naman natin din kasi may iwasan, especially mga pumupunta dun sa palengke o pumupunta sa mga matataong lugar, so hindi nila napapansin na na-adapt na nila, na-acquire nila yung virus na meron dun sa ibang tao. So may mga sintomas kasi na hindi natin alam na nakuha din pala natin sa kanila. So ito po yung pinost ni Mayor Vico doon sa kanyang Facebook account. So ayan, babasahin natin yung ilan sa mga nasabi niya. At ito po yung sinabi doon. The most common symptom seems to be loss of taste. The last 5 positive patients I texted all told me they had this symptom. Only 2 of 5 were coughing. Kung taga-Pasig ka at nawalan ka ng panlasa, tumawag ka po sa hotline at i-test ka namin ASAP. So yun nga yung isa sa mga sample na sinabi niya. Usually kasi parang ang simptomas na nito is nung nawawalan ka ng panlasa. So once na ma-experience mo yon, kailangan tumawag ka na agad dito sa hotline ng Pasig City. And to me, siguro trivia lang. Di ba si Michael V, si Bitoy, hindi siya lumalabas daw ng bahay nila eh. Hindi siya gumagala, pumupunta ng mall, hindi siya pumupunta ng market, or hindi talaga siya lumalabas daw ng bahay nila. The last time I checked, yung sinabi niya sa isa sa mga interview sa kanya is yung mga deliveries ng food. May mga nagpapadeliver siya ng food siguro kung saan mang mga food deliveries yung naghahatid sa kanya. Tapos ang sabi niya, sa sobrang excitement niya, sa sobrang excited siya na makuha yung food na dineliver sa kanya. Pero hindi niya na dinidisinfect. So, yun lang yung isang factor na nakikita niya na baka dun niya na-acquired yung virus na yun. So, mag-ingat pa din po tayo sa mga food deliveries na pumupunta po sa ating mga bahay o kaya sa mga shipping na pinapadala pong product po sa atin. So, before na ipasok po natin to sa ating mga bahay, i-disinfect muna natin kung meron kayong mga alcohol sa loob ng inyong mga bahay o kung meron kayong mga disinfectant na spray sa inyo o kaya meron kayong mga, ano pa ba dyan, mga Lysol, use it po para i-disinfect yung mga gamit na o mga foods na o kaya yung mga groceries po natin sa ating mga bahay. I-disinfect muna natin sila sa labas bago natin i-store sa ating mga bahay. So ito nga po, babasahin na ulit natin yung pinost po ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account. May sintomas ka ba ng COVID-19? Tumawag sa Pasig City COVID-19 Operation Center at ito po ang numero ha, 86430000
or 0961-582-5019. Uulitin po natin ang numero po na kailangan yung tawagan kapag may na-experience po kayong sintomas sa inyo pong mga sarili kung nararamdaman nyo po na wala na nga po kayong panlasa. Tumawag lamang po kayo sa 8643-0000 o kaya naman sa 0961-582-5019. So, ito pa rin po yung nakapaloob dito sa ipinost ni Mayor. Ito po ang unang tanong. Example natin sa mga tanong. Kasi syempre may mga tao pa din na magtatanong na paano kapag ka naka-experience agad ako ng ganong sintomas, ano po ba yung dapat kong gawin? So, ito nga po i-explain po natin sa inyo. Ihimay-himayin natin at ipapaliwanag po natin ng mabuti sa inyo para if in case ma-experience nyo po ito, alam nyo na po ang inyong mga gagawin. So, sa first bubble, kung makakaranas ako ng sintomas ng COVID-19, dapat na ba akong pumunta agad sa ospital o super health center? Ang sagot po doon, hindi ina-advise ang agarang pagpunta sa ospital o super health center kung makaranas ng sintomas para maiwasan ang pagkakahawa mula sa mga pasyente o pagkakalat ng virus. At may mga tanong po ulit, ano ang dapat kong gawin para makakuha ng atensyong medikal? Ang sagot naman po doon, inihikayat ang lahat ng nakakaranas ng sintomas ng COVID-19 na tumawag muna sa Operation Center 0961-582-5019. Sa tawag na ito, ia-assess ng City Health Office representatives ang inyong kalagayan. Matapos ang assessment ay magbibigay sila ng recommendations kung ano ang dapat ninyong gawin. So ayun po ha, nakapaloob na nga po dito sa post na ito ni Mayor Vico, kung ano po yung dapat ninyong gawin. Hindi nyo po kailangang magpanik, hindi nyo po kailangang para mag-sterical na kapag naka-experience agad kayo ng ganong sintomas is para positive na ako. Huwag nyo po agad isipin yon. May mga proseso po na pagdadaanan para po mai-assess kayo ng maayos ng ating mga health office representative po sa Pasig City. At tumawag nga po ulit kayo sa Operation Center 0961-582-5019 para po ma-assess kayo, ma-accommodate po kayo ng maayos sa proseso ito. So ngayon naman ay, syempre, dahil nga po pinag-usapan na rin natin itong COVID-19 na to, so yung good news naman na marami na ulit na palabas sa ating quarantine facilities. At meron din 41 na bagong graduate kanina mula sa centralized quarantine facility dito po sa Rizal High School. At ito po siya. Ayan, basahin din po natin yung message ni Mayor Vico. Meron ding 41 na bagong graduate kanina. For the next week, our target is to put 200 more mild cases in centralized quarantine. Sa bawat pasyenteng nakapasok dito ay maaring 10 tao ang nailigtas natin. Maaring 1,000, hindi natin malalaman. Dahil itong mga nakaraang araw ay binisita nga po ng ating Mayor Vico ang quarantine facility po dito po sa Rizal High School o RHS para malaman din po ang kanilang mga kalagayan. At ito po ang kanyang sinabi, nangamusta sa mga pasyente natin sa iba't ibang building ng ating centralized quarantine facility. From a safe distance, of course, we are working double time to pull out more people from the community so we can care for them here. For the next week, our target is to put 200 more mild cases in centralized quarantine. Handa na ang mga kama at premyo sa mga pabingkong. Sa bawat pasyente na ipapasok natin dito ay maaring 10 tao ang naligtas natin mula sa COVID. Maaring 1,000, hindi na natin malalaman. So ang sabi nga din po niya, nagpapasalamat din po siya din sa mga tao na tumutulong po at nagtatrabaho para tulungan din ang ating mga COVID patients po dito po sa RHS na ating centralized quarantine facility. A big thank you sa mga healthcare staff natin na nagpapatakbo ng pasilidad na ito. Too many to mention. All, sina Doc BJ, Miss Anna, etc. at kina RA na unang nagbigay sa akin ng idea para sa centralized quarantine na ganito. So ayun, sana nga po ay nakatulong po ng malaki sa inyo itong aking pagpapaliwanag sa ating, kung kayo nga po ay nagkaroon ng simptomas ng COVID-19. So hindi nyo po kailangan magpanik, hindi nyo po kailangan mag-sterical. Meron po tayong mga hotline na kailangan nyong tawagan para ma-assess po kayo at ma-accommodate po kayo sa pinagdadaanan ninyo. Okay?
At kayo pong muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kirk TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!